again guys, gagawa ulit tayo ng sabon na ito ay maraming kulay. Shrill, ang tawag dito is shrill. So, unang-una ito guys, yung oil. And then, ilalagay natin yung water and NaOH na pinaghalo ko. Ayan. Imimix lang natin siya. And then, gagamitan ulit natin ng pang mixer. Mixer pala. Mixer. Ayan, ito. Para mas mabilis siyang lumapot. And then, lagyan natin siya ng essential oil. Ito yung peppermint. Ayan, mint. Para maganda siya, ano, isabon sa katawan, mabango. Ayan, ito yung mint. Ayan, ilalagay ko na lang lahat kasi medyo maliit lang naman yung bote. Ayan, nabibili ito sa online. Ayan, then mix lang ulit natin hanggang sa lumapot. Ayan, so medyo malapot na guys. Nakikita nyo ba, pumuti na siya. Ayan, so pwede na, ilalagay ko na dun sa bottle. Ayan, sa, ilalagay ko na dito sa bottle na to. Ayan, Tupperware. Ayan, medyo, ito bago to guys, binili ko para talaga dito sa sabon. Ayan, tra-transfer natin siya dyan. So, ayan. So, kailangan natin guys, kiluhin. Ayan, yung grams. Kailangan maglagay tayo sa cup ng 60 grams. Ayan. Anim yan. Anim. Anim ba to? Five pala. Five. So, kailangan maglagay tayo, hati-hatiin natin ng 60 grams. Ayan. Bale, yung lima na yan, lagyan natin. Tapos, magkakaiba ng kulay. So, ayan. Oh, nakita nyo ba guys? Magkakaiba yan ng kulay. So, kailangan natin i-mix yung kulay bawat kada cup. Ayan. Depende sa kulay na gusto nyo guys. Kayo na po ang bahala sa kulay ko ano ang gusto nyo yung kulay. So, ito yung mga kulay na gagamitin ko. Maglalagay na tayo. Ayan. Mayroon din kanya-kanyang kutsara para may panghalo. Hindi sila magkakahalo-halo. Ayan. So, ito muna yung red. Yan. Pag kahit na kunting patak lang guys, is napakakulay na yan. Medyo mahirap lang i-mix. And then, violet naman. Tsaka-tsaka lang guys, gumawa ng ganito. Pero maganda sa katawan kasi lalo na pag handmade mo, pag ikaw gumawa, kasi nakokontrol mo yung ingredients. Pati yung amoy. Sarap ng amoy, oh. Ang bango. Sarap amoy-amoyin. Yung kasi bango niya, yung amoy, ikaw din nakakapili ko alin ang gusto mo. Kaya maganda siya kung handmade mo talaga. O, tingnan mo yung dilaw guys, yung ganda ng kulay. O, diba? Parang pumpkin soup. And then, pink. Lagay natin yung pink. Tapos, halo-haloin natin. Diba ang ganda guys ng kulay? Pag na ano na yan. Diba po siya pink na. Ayan. Then sunset yellow. Next time, meron ako gagamitin na ibang klase na color, guys. Papakita ko din sa inyo. So, ayan. Na-mix na natin lahat. Tignan nyo, apat na limang kulay yan lahat. Pang-anim yung natural na kulay. Yun yung nasa fitness sa lalagyan na malaki na hindi natin na ilagay dyan. So, ayan, guys. Hati-hatiin na natin yung paglagayan. Ilalagay na natin sa mold. Ready na sa mold. Ayan. So, ito yung mold natin. Ilalagay natin dito sa mold. Ito, kukunin ko na. So, ayan. Diyan natin siya ilagay. Ayan. Yung lima na yan. Plus yung natural na color. Titignan lang natin kung okay ba yung resulta. So, start na tayo guys. Maglagay. So, ibuhos natin dito yung
natural color. Konti lang. Yung as in flat lang yung nasa ilalim. Para ma-flat lang siya. Shake natin para mapantay. Ayan. Ayan, pantay na siya, guys. So, ilalagay natin sa gitna lang. Sa gitna. Ayan, ito yung pinakauna. Ito yung violet. Ayan. And then, ilalagay natin sa gilid yung white ulit. Yan. Kailangan lahat sa gilid and then konti sa ibabaw. Medyo malapot siya, guys. So, gitna ulit. Ayan, yung gitna ulit. Ilalagay natin sa gitna. And then after nito, doon na naman sa gilid tayo maglagay. Ganyan lang siya hanggang sa maubos natin yung color. Ayan, yung may color siya, hanggang sa maubos, ganyan lang ang gagawin natin. Hanggang sa maubos lahat yan. So, ayan, ito na yung red. Ayan. Yung red, di ko alam ba't naging ganyan yung kulay niya, guys. Ayan. So, ilalagay ulit natin. Sumobran lapot. Ayan. So, ayan, nalagay na natin. Kailangan ulit ilagay yung pink naman, pink. Diba, ang ganda ng pagka-pink niya. Parang old rose or fuchsia, ay parang ganun. Parang naging old rose, ayan. So, ilalagay ulit natin yan. So, ganito lang kasimple, guys, gumawa ng handmade soap. Then, masarap talaga siya isabon. Parang safeguard. Tapos yung pagka binanlawan mo na yung katawan mo is yung parang as in nawala yung mga oily. Ayan. So, ilagay natin yung yellow. Pinakatap na yan. Last na yan na yellow. Ayan. So, ang ganda ng kulay, guys. Oh. Parang ang sarap kainin. Parang ang cake siya, no? O, di ba, nalagay na natin. Tapos, ilagay na natin lahat itong puti. Ayan. And then, mamaya, pinaka-ibabaw niya yung mga... Pinaglagay natin na tinanggal lahat ng kulay, isimutin natin, ilagay sa ibabaw. So, ayan, isi-shake natin para maging flat. Maging flat yung ano niya. Yung ibabaw niya. So, ito gagamit ako ng hanger para i-press dun sa loob. Yan. I-press lang natin siya. And then, pa right side and up. So, ganun lang. Para makita natin kung anong design yung nasa ilalim. So, ito na yung nasa ibabaw. Ito yung sinimot ko doon sa cup. So, imimix na natin siya ng ganyan sa ibabaw. Yan. So, ito na. Itataktak natin para masiksik sa loob. And then, aantayin natin siya ng isang araw. Ayan. A few moments later. So, ito na, guys. Matigas na siya. Pwede na natin siyang tanggalin sa mold and then ikakat natin siya. So, ito na. Tatanggalin ko na siya. Ayan. So, parang cake siya, no, guys? Parang cake siya. O, tignan nyo. Parang ang lambot-lambot niya. Tignan. So, ayan. I-cut na natin. Tignan natin kung ano yung gitna. Kung ano itsura nung nasa gitna. So, ito yung unang cut. Ayan.
Ayan guys. Wow! Oh, di ba? Ang ganda ng design. Pakaganda guys. So, ayan guys. Ikakat natin lahat. Ayan. Oh, di ba guys? Mayroong design sa gitna. Para siyang dahon. Na iba-ibang kulay. Oh, diba? Ang ganda. Ang dami niya, oh. So, ayan. Cut natin lahat. Ayan, ganito lang siya, guys. So, meron siyang line dyan numbers. Depends sa inyo kung gaano kataba or kalapad yung gusto nyong pag-cut. Ayan. Pwedeng manipis, pwedeng mataba. Makapal, ayan. So, ito yung design niya, guys. Di ba ang ganda, guys? Para sa chocolate o parang cake. Mabango siya, guys, yung peppermint. Ang bango-bango niya. So, ito na lahat, guys. Ang ganda, oh. Tignan nyo. Diba? Wow! Ang dami. 2, 4, 6, 8. So, ayan lang yung aking na-shirt ngayon, guys, na paggawa ng sabon. Kung paano ko nilagay yung nasa gitnang kulay. So, sana next time meron pa akong mas marami pa akong gagawin. So, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button. And para ma-notify kayo sa aking mga video pa na gagawin. And then, yun lang guys. Salamat sa panonood. And sana nag-enjoy kayo sa aking video for today. So, see you on my next vlog. God bless and bye-bye!